Okay, hello everyone. In this video, gagawa tayo ng mandi laham. Balito yung ating laham. Isa't kalahating kilo to. Kasi marami yung kakain ngayon. Tapos ito yung ating sangkap. Cardamom. Cardamom. Ayan. Walong piraso tong nilagay ko. Tapos kalahati nitong lemon, isang bay leaf, black pepper, cloves o mismar, asin, ayan, asin, cumin, ginger powder, rose water, virgin oil. Ayan. Sige, start na tayo. Siyempre, tubig. Kailangan natin ng tubig. Start na tayo sa ating paggagawa. Una, buhayin natin ng apoy. Buksan. Tapos, lagay natin ng karne. Ito, nahugasan ko na ito. Ayan. Tuloy natin. Ilagay natin yung mga sangkap kagaya nito. Lahat ng pinakita kong sangkap yun ang ilalagay dito. Ayan. Lagyan natin ng tubig para hindi masunog. Dapat coated ng tubig yung halos lahat ng karne. Then, lagyan natin ng mga pampalasa. Pasensya na kayo ha. Pasawa yung kasama ko maingay. Ang pampalasa natin, yung kutsara na ang gamitin natin sa, pero 2 teaspoon lang naman to, pero ilalagay ko lang dito sa malaking kutsara na halos kalahating kutsara ang asin. Pero kung sa tablespoon, eh kung sa teaspoon, doon sa maliit, 2 teaspoon lang. Mas okay sana kung may black pepper tayo na buo. Wala tayong buong, walang stock na buo, kaya ito na lang powder na black pepper. Pero ang required talaga dyan is yung buo. Ayan. Itong mismar, dapat yun din yung buo, hindi yung powder. As usual, wala ding buo. Kaya ito na lang. Isang dampot lang, ganyan lang. Ayan, ganyan. At dalawahin na natin. Ayan, dalawang dampot lang na ganyan. Huwag nyo nang kutsarahin, baka maparami. Tapos, ang kumin natin, isang kutsarita din lang. Tapos, ginger powder natin. Kalahating kutsarita lang, ha, ginger powder. Ayan lang, oh, kalahating kutsarita lang. Tapos, rose water or tubig ng blaklak is isang kutsara. Ayan. Tapos, lagyan natin ng mamaya na yung olive oil. Lagyan natin ng konting olive oil muna. Konti lang ngayon. Tapos mamaya lalagyan pa natin yan pagkano. Kalahating kutsara lang para lumasa lang siya. And then, lalagyan natin ng lemon peel. Yun ang sikreto ng masarap na lutuin. Ito o, lemon peel natin. Konti lang, hindi natin dadamihan. Baka naman pumait. Yung pinakang ano lang ha, yung pinakang yellow lang ang kukunin natin. Yung maputi na, hindi na natin kukunin yun kasi mapait yun. Yung ano lang, zest, lemon zest tawag dito. Ayan. Ayan. Tapos, dito na rin natin pigain ito. Kalahating lemon, ha?
sa totoo lang, iba yung iba akong gumawa ng mandi kasi by choice yan. Eh, ang mga kakain, ayaw nila nung mandi na basta lang yung oven na hindi pa kukuluan kasi hindi daw siya ganun kalambot. Ang gusto ng mga tao dito, yung malambot talaga ang karne. Kaya, kukuluin lang natin to. Letak pa natin. Hayaan lang natin kumulo na ilagay na natin lahat ng ingredients. Lahat na yun, ano, tama. Yan, pakukuloyin lang natin yan hanggang sa maluto. Pag nagkukunti na yung tubig niya at hindi pa siya malambot, dadagdagan ulit natin. Pero huwag na lagyan ng ibang ingredients, yun lang. Yung kung ano yung nilagay ko, yun lang. Sige, hayaan natin siyang maluto. Tapos may bigas tayo dito. Bali, 2 cups lang itong isasayang natin. Sasayang lang natin siya ng half cook lang. Kasi ang panluluto talaga natin yan is yung sabaw na manggagaling dun sa ating pinakulong karne. Yan, hugasan muna natin at saka natin isa lang. Lutuin lang natin siya ng half cook. Oops, may kulang pa pala tayo. Kailangan lagyan din natin ng saffron. Mas gusto ko nila may saffron. Konti lang ha. Bale, dulo lang ng kutsara yung ating ilalagay. No? Hindi tayo makakuha ng sakto. Eto, ganito lang. Dulo lang ng kutsarita lang ito. Yung pinakamaliit na kutsarita. Yung ginagamit sa tsaa. Ayan. Bali, additional lang yan para may kulay. Gusto kasi ni Madam ay makulay ang buhay. Hehe. Ayan. Tapos itong ating rice, pinatay ko na yung apoy kasi na half cook na siya. Konti lang kasi pinatay ko. Half cook lang yan. Ganun lang. Ito, malapit na rin itong maluto. Tapos, saka natin gagawin yung susunod na procedure. Anyway, at this point, amoyin natin kung naamoy na yung rose water. Dapat kasi malalanghap ng konti yung rose water. Eh, dun sa isang kutsarang nilagay ko, hindi ko siya malanghap. Lagyan pa natin ng another 1 tablespoon of rose water. Yan. Another 1 tablespoon. Para malanghap na natin ng konti. Ah, hindi naman langhap na lang hapa. Yung malanghap lang ng konti. Matanggal yung amoy ng lahm. Oops, huwag nating haluin masyado. Baka madurog. Iga-igahin lang natin itong tubig niya. Ah, siya nga pala, hindi ko na ito dinagdagan ng tubig. Ah. Yung tubig ko kanina na coated silang lahat. Yun na yun. Hindi ko na dinagdagan. Tapos iga-igahin lang natin. Tapos saka natin gagawin yung susunod na procedure. May prepared ako ditong 2 sinlaking, almost square to. 2 sinlaking aluminum foil na gagamitin natin siya sa second round ng pagluluto natin. Tapos meron ako ditong uling na ating pababagahin. At olive oil na ilalagay natin sa uling para umusok. Ayan, tatanggalin natin ngayon kasi kukunti na yung sauce niya. Tatanggalin na natin ngayon yung karne sa sabaw niya sa pinaglalagaan. Dahan-dahan kasi baka madurog. More than 1 hour ko ding pinakuluan yan. Hindi naman kasi pare-parehas ang karne. Merong matagal pakuluan, merong mabilis lang. Eh, ito medyo malambot na kaagad. Ito hindi pa naman siya final. Bali, lulutuin pa natin yan. Patayin muna natin ang apoy. Bali, lulutuin pa natin itong karne sa oven. Kukunin lang natin itong sabaw niya. Ilalagay natin dun sa kanin. Thank you.
kailangan nating salain para hindi makasama yung ibang mga hindi dapat makasama. Yan. Salain natin. Yan, masarap na yan. Ang kanin na yan. Haluin lang natin siya. Ulit ah. Habang hinahalo natin 'to, magpabaga tayo ng uling dito. Ilalagay ko 'to. Tapos sa ating haluin ito para kumalat yung lasa niya. Tina, halika dito. Tingnan mo yung gagawin ko. Buti na yung kita mo. Tapos, after nyan, ilalagay na natin tong ating aluminum foil. Dito natin siya gagamitin. Tapos ilalagay natin yung mga karne. Ilalagay na natin yung karne sa ating aluminum foil. Sa ibabaw ng kanin. Anyway, kung magsasaing nga pala kayo, sa ganito ng kaserola, yung hindi natutunaw, kasi i-oven natin yan. Kailangan, hindi matunaw yung ang pagsasaing natin, hindi yung natutunaw ang kanyang tangkay at saka yung takip. Mas importante yun. Tirang sauce, ilagay na natin dito. Ayan. Lagyan natin ng space yung ating uling. May kinanaw akong olive oil dito na may konting asin. Lagay natin ng konti sa ibabaw para oily siya. Ayan. At asin lang at anong nilagay ko dyan, asin lang, paminta, kumin. Pero pwedeng olive oil lang. Nilagyan ko lang ng asin para may lasa. Yan, konti lang siya. Hindi natin dadamihan. Tapos, eto na yung ating maliit na yan. Tina, tingnan mo. Tapos, ilalagay natin to ating baga. Lalagyan natin ng olive oil. Ayan, umuusok na siya. Kailangan makuha natin yung usok niya. Mas maganda kung bubutasan natin to para makapasok sa kanin yung usok. Ay, mas importante yung usok niyan makadating sa kanin. Yun ang pinakang flavor niya, yung usok. Hindi ako nagbibiro, totoong flavor niya yung usok. Walang tatawa. Ayan. Tapos lulutuin natin to, yung diba half cook lang yung kanin. Lulutuin na natin siya sa oven. Huwag na natin patan. Ito na lang ating. Kailangan close na close na hindi nakakalabas yung usok. Yan, ganyan. Tapos lagay natin sa oven. Tinanggal ko yung isang patungan para kasya sa oven.
Ayun siya. Tinanggal ko yung isa dito ng ano, yung isang patungan dito sa oven kasi kailangan kasya itong ano, itong kasirola. Ito ang ibig kong sabihin, kaya ayaw, kaya bawal lang gamitin yung plastic o kung ano man yung tangkay. Kailangan yung hindi natutunaw sa apoy. Then, uhayin na natin. Hayaan na natin siyang maluto. Tuluyan na natin siyang lulutuin doon. Hanggang sa ihain. Yan ang pinakang last ano natin. Last procedure niyan. This is the finished product of our Mandi. Okay, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Bye-bye!